istorya ng dalusaan. Gusto na nga po sa inyo lahat. Ako pala si Bobby Golin. Eh, kukwento ko lang sa inyo yung mga tattoo ko dito. Apo, sige. Kung ano pinagsimulan. Itong Francis. Francis. Ito, Francis de Sosa. Kakuha ko yan. Kasi yung nasa Muntino pa ako, lumating yan. Yung asunto niya, yung bata na pinag-Angola, bubungan, siya yun. Tapos tumakal siya ng tumakal doon, naging mayor. Apo. Pagkatapos ng mayor, naging assistant boss yun. Hanggang sa mapiyaya ko ng iwahig. Lumaya ko doon. Hindi ko na alam kung ano naman. Nung pangkat niya yan? BCG, Batang City Jail. BCG rin ako. Batang City Jail? Batang City Jail. Okay. Kernel Siwa. Kernel. Siwa. Si Siwa. Parang kilala niya yan. Kasi asunto niya sa Bulacan. Kasi meron si nabig sa tao. Tapos nabuhay. Nung pagkabuhay, din sa hospital. Binalikan niya ngayon. Din sa hospital. Ayun ang pagkakakulong niya. Sa talib ng Muntino pa. Okay, okay. Pero sa ngayon, malayan ito eh. Balik siya sa servisyo. Naging kernel niya ngayon. Ngayon, pagka-kernel niya, nag-resign sa umuwi ng Amerika. Sa ngayon, hindi ko na alam. Ito, Arlie, asawa ng Badoy. Ito, pinalagay ko to nung sa loob ako ng Manila City Jail. Siyempre, sa loob ng Manila City, sama-sama kayo eh. Awa. Kung sama-sama kayo, siyempre, meron kanya-kanya na patato ko, pangalan ko. Siyempre, ako naman ang ganyo. Hindi, palagay ko pangalan mo. Pinalagay ko ngayon. Yung mukha niya, tsaka pangalan mo. Arlie, asawa niya yan, nung Badoy. Emer. Ito, galing Bitay. Pagkakaroon niya sa Bitay na community ng live. Pagkakomunity ng live, nahalibig lang pa sa labas. Pwede niya sa Magalagana. Lahat niya puro Bitay yung iba dyan eh. Ito Masaldi. Pinakamagal sa civilian doon. Namaya yan doon at bumalik ulit. Una, runner lang siya. Runner ba ng tulak doon? Okay. Bandang uli, hanggang sa magkaroon siya. Hanggang sa maging ano siya, maging tulak, malaking pusher. Okay. Ayun ang kinakulungan niya. Okay. Binigay siya lang ng Bitay. Okay. Na community ulit ng live. Hanggang sa lumaya rin siya. Okay. Ay, hanggang ngayon, hindi ko natin alam kung saan. Ito, si Rene, Gina. Galing Gimbita yan. Oo, oh, yan. Yeah. Ito yung asunto nito, yung bombero yan eh. Okay. Tapos, hindi kasama sa mga polis. Meron sila si... Ayun, may nakakita sa kanila. Okay. Ayun ang kinakulungan nila. Ito, nasunto sila ng Bitay. Oh, ayan si Rene. Oo, oh, Rene. Ito yan, meron ka dito, si ano, si Florendo. Ito, mag-asunto yan. Magkano yan? Mag-asunto. Isa lang ang asunto nyo. Okay. Kanyara, rabi-rabi lang. Magkasama sila. Oo, magkasama sila. Ito, meron ka pa dito. Ito, pangalan niya? Orly Mamaril. Patingin niya. Si Orly Mamaril. Ito naman, nakasama ko ng City Jail. Oo. Siyempre, napangasawa niya kalugar ko. Oo. Kwentuhan kami kwento. Sabi ko sa kanya, lagay ko pangalan mo. Okay. Tsaka mukha ng asawa mo. Ngayon, bahala ka sa nagtato sa akin, pero magbayad. Okay. At kasi tatinatuan na ako ito. Oo. May sabihin na siya sa akin. Hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Hindi ko na nakikita eh. Tapos siya, meron dito nakasulat, Ken. Ba ito? Kenji. Ito, nasunta na siya ng ano, flying water. Flying water ito, nasunta siya ng flying water. Nasunta siya ng live. Pagkasunta siya niya ng live, sama kami sa Muntinlupa. Siyempre, kakosa ko. Nabiyaya ko ng iwahig. Nakasama ko kasi ano yun eh. Dito ni Bumbong Kasaulogo. Kasama ko sa iwahig eh. Nabiyaya ko ng iwahig, hindi ko na alam kung nasama rin siya. Kasi naiwanan ko siya ng Muntinlupa eh. Si Joel Caponis. Joel Caponis. Patalo niya ang kataga Pasay. Boso na yung Sputnik. Siyempre, kaibigan mo yun. Kasi kailangan sa loob ng pangkat. Marami ka rin kaibigan. Pag iba-ibang grupo, atik magkakalaban sa loob, totoo po ba yun? Ay, hindi. Depende lang kung tagang may alitan kayo, nangyayari yun. Pero kung hanggat maga na nasusukbo ka, nakakausap, hindi nangyayari yun. Okay sila sa loob, pag walang gulo. Tuwing kailan, Kuya Bobby, nagkakaroon ng gulo dun sa panig ng iba't ibang pangkat? Depende, meron kasi yun na katulad, halimbawa, nabubulo, nag-iisip ako. Nakakaisip ko, parang nakawalan ako sa ano ko, pwede akong tigmira, pwede akong m***a. Pag ngayon, nakasak ngayon, nasak mo ibang panggat, siyempre yung kakausap mo, hindi pwede hindi gumante. Okay. Gaganti yun. Hanggang sa magkarulo ka. Nubur yun, ganun. Palaisip ka masyado. Kailangan pag nasa loob ka, huwag ka masyado mag-isip. Hindi ayaw mo lang sabi mo na, parang nasa laya ka lang. Unang tato ko sa akin, 1981 siya pa lang. Lahat yan, 1981 yan eh. Lahat to sabay-sabay. Ito. Meron dito. Meron din dito. Dami. Hindi mo makakalimutan, kumbaga, dyan sa mga tattoo mo sa likod. Ito yung Jackie. Kasama ko dito nung araw yan. Nang-hold ako sa highway. Siyempre, nung araw, bata pa eh. Apa. Palakasan ko pa nung araw. Tatak mo kami rito. Minsan, meron kami, hindi pa kami ng kasunduan. Isang bagay.
sakit niya. Okay. Malaki sa kanya, hindi medyo tapos lang. Sa ngayong araw, kapatid ano ulit. Siyempre, takos ako eh. Ang hindi ko lang makalimutan yung masalbit siya, hindi ko alam. Masalbit siya, tinapon sa ano din. Kaya sa perla, kawawangan pagka sa patay yun dahil daming pako sa ulo. Pero mga pumatay sa kanya, katapos sa ngayon. Mamalat ang dami. Saan? Ito? Taga, RC Taga. Ah, ito. Kumando yan. Kumando. Yung nag-arrive naman nila si Sujin. Oo. Siyempre, lagi madali sa amin yan eh. Ngayon sabi ko sa kanya, Rick, hindi ka mukha ng 50,000, biro lang. Pwede mong gawin yung sitwana, pwede hindi. Pag binigyan kami ng 50,000, itulungan namin sila. Kasi nararayot na sila ng sputnik eh. Yan ang ginawa namin. Tinawag kay Rick, wala pa tatakto. Bigyan mo kami ng 50,000, babaya, tutulungan ka namin. Bali yung grupo nyo, BCJ. Sa kanila komando. Tutulungan nyo yung? Tutulungan namin siya pag nagbigay sila ng 50,000. Eh, hindi siya sumagot. Kaya marami na matagal nila. Kasi ito ni, lahat mong lakalaban namin eh. Bahala, Sputnik, komando. Lahat yan. Kaya nga tinawag kami ng Batang City International. Kahit saan kami pwede. Ngayon, nakikipagsundo lang kami. Kapag na yung komando na, pumunta kami, alay tayo ha. Ito na lang kalaban natin, ganun. Okay. Jaime Pandos? Sputnik. Mananato kasi yun. Nakasun to silang user. Pagdating siya, ano, Pasay, nakasun to silang marginal. Nakatira siya ng isang tao. Kasi pagkata to, legal naman yan eh. Halimbawa, ikaw, mananato ka. At ako, makakaga ako, nabahala magbayad siya. Ganun. Kasi sabi pangalan, lalagay siya yung pangalan. Okay. Kaya lang, titignan mo rin yung pangalan, baka may singit sa ibang pangkat. Matataka lang ka lang. Siyempre, BCG ka. Malalagyan ka ng pangkat na Sputnik, singit, bawal yun. Ah, kaya habang nagtatato, kailangan tingnan mo? Oo, titingnan kasi maraming simbol eh. Kasi pwede ka simbol sa mukha lang, pero hindi malam. Pero simbol na pala yun. Kaya marami sa loob, marami kang matutunan. Marami nga nakakulungan, hindi ba walang kasalanan eh. Yung unang pasok ko 1991, lumayo ko 84. Bumalik ko 85, lumayo ko 1994. Bumalik ko 95, lumayo ko 2009. Tatlong balik na ako nun. Ang tatlo ko lang nung araw, pigil lang dito dito. Eto. Batang City Jail. Kaya ginawa ko na lang boy. Kasi meron akong BCJ. Eto, to. BCJ 32. Para saan yung 32 yan? Yung pwento lang sa akin, napuntaan ko sa Muntinlupa. Umasa kayo sa isang brigada. Naman pa sila kumpleto. Kaya tinawag silang 32. 32 tao lang ang nakapalto sa brigada. Marami silang napuntaan. Naman pa sila buhay silang lahat. Kaya binansa ka silang 32. Yung galing Bita yan. Egay. Egay? Bayaran. Siyempre, bayaran siya. Na-teklo siya. Hindi niya sinagot ng amo niya. Kaya siya lang natuluyan. Pero mga landi, pulis to eh. Dito nakadistino yan. Sa Tres. Nakulong, tumaya. Ewan ko nga kung nasa lang yan. Ang tatak nito, komando. Tapos ito naman si Alex. Alex Malubay, taga rito rin yan eh. Pulis din niya magkasundo yan. Andi, tsaka ito. Itong Alex, namatay sa Muntinlupa, high blood. Pangalan mo sa Muntinlupa, TB, high blood. Tsaka yung kabayaan ka sa gamot. Bago ka pumasok sa loob, wala ka pang tattoo yung isa pa lang? Wala akong tattoo, wala. Unang tattoo ko ito lang, 1981. Ngayon, nung bumalik ako 1985, ito lang, nalagyan ko na sa paa. Yung mano-mano. Ito, isang buhos lang ito, maniwala sa akin, sa hindi. Isang buhos lang yan. Yung likod, buong likod oo, mo? Likod ko. Lahat yan? Oo, lahat yan, isang buhos. Eh, yung itatoo pa niya, disize eh. Namasok ako, city jail, disize lang ako. Pero dito nakasulat, ito yung pinakamalaking larawan dito sa likod mo. Ito. Ayan, ito yung tawag na tulisan. Tulisan? Yung pinaka-symbol namin. Kasi maraming simbol sa amin, Bad's Bunny, meron din Kenkoy, meron ganito. Pag ikaw tinatawag ng isang bagay na ganito, titignan niya kung baka may simbol ka. Kasi katulad, tinatawag mo akong bala. Malay ko may tataka akong bala, o na hindi ko nakikita, pakikita ko sa kapas ako. Ano mo, baka may simbol yan. Kaya pag may simbol niyo, ikaw nang tatak sa akin, patataka lang kita. Mahirap din sa loob, medyo mahirap, medyo matanda, medyo masaya. Lalo kung open dalaw. Kasi pag open dalaw eh, siyempre makikita mo mga mahal mo sa buhay. Kung hindi open dalaw, sabi magmumukmuka sa hintabi. Kung nagmumukmuka sa hintabi, baka may pumasok sa'yo ng maganda. Mahalan ng Diyos, sanche. Paano gawin sa'yo? Nagpunta ko sa iyo, kasama ko rin siya din magkasama ko. Ilo ka ng bahayin ng sunog. Sa iyo, kang trabaho mo ron. Pag nagsunog ka, yan, musong ka. Bawal mauna, bawal mauli. Kasi kapag nauli ka, papaluin ka sa pwede. Pag nauna ka, papaluin ka. Kaya ang takbo lang doon, lakad nyo, nailo lang. Kunyari, may isang bagay na nalaglat sa'yo. Pag balikan, pabaya mo na yun. Kasi pag binalikan mo, kumawa ka lang sa interkado. Gusto mo may masaktan ka sa isang bagay lang na babalikan mo. Siyempre hindi na, di ba? Kaya pinabaliwala na ng mga tao yun. Yung unang dating ko lang, kumakain ako sa daon ng gabi. Ginaganan ko ng daon ng gabi. Wala nang ugos kamay, kain lang. Kanin din kanin. Kaya lang, siyempre nahirap ng tubig ron eh. Doon kapag wala kang tubig,
magpihis ka, lumukay mo pati laway mo. Kaya ginagawa ko, dahon ang malaki. Hinihigop ko yun. Doon ko nilalagay kanin, tsaka kahit may putik yung sabaw, hinihigop ko na yun. Kaya mo lang ako magutom. Kasi ang hirap ng buhay rin, yung hinyog, yung biligana. Wala nang katas. Wala nang katas, di ba? Siyempre, tataka lang ka ng kanin. Kukunti lang kanin doon eh. At bata eh, kaya gubusin yun. Ginagawa yung hinyog, sinasapal doon. Sinasapal sa kanin. Halo sa kanin. Doon lang ako nakakita rin ng ganun. Isang pangyayari na hindi mo makakalimutan? Yung makasak ko. Kasi sa bilyaran, minsan naglalaro ko eh. Tapos minsan nagpo-poly ako. May pagkakataon na poly ako na, hindi man sinasadya, hindi man dinadaya, hindi man sinilaloko. Talagang medyo dalala siguro lang, talo na siya, kaya nainis. Hindi naman sa akin minura ko. Sabi sa kanya, huwag mo ako mumurahin. Dito nirespeto ko. Pag minura mo pa ako, nagkakayaan kayo. Minura niya ako, sinak***an siya. Eh, gumaling. Binayaro ko yun niya eh. Pagkasak na binaran ko kasi malakas ako kumita ron eh. Nagtuturus kayo ako kasi marami mga kanuro ni mga negi, ano, kaya na pag tinawag ko lang sa empleyado, galing na lang, sama mo ito ha. May isang empleyado, sasabihan ako, oh, ikaw na bahala sa akin ha. Isang kapilan, tsaka isang tinapay, isang sigarilyo. Iskutan ko lang yan, yung mga kanu. Tato ko lang din makakalimut. Ito, Andy Yamo, kasi nasamang tinupa ako. Si Andy? Pag walang-wala ako, nalalapitan ko siya. Tatay Andy, tatay Andy siya sa tao ko rin. Pag pwede mo makain ako ng pangbay ko lang ng muta. Siyempre, hindi maramot. Pero hindi ko makakalimutan. Pero nung makita kami sa City Jail, lumalag siya, hindi ko siya nakalimutan, naabot ako siya. Mabibawi lang. Kasi pangit mo yung lagi lang ikamulang income eh. Baka magalap sa yung tao. Kailangan, pag nag-income sa'yo, hindi mo rin. Para banda muli, hindi ka lang hindi nangin. Hindi mo magbibigay sa'yo. Kasi sa loob, pangit yung ikaw lang hindi nangin. Kaya pag meron ka, pamigabi, pamagi mo rin. Kasi hindi makapang paano na lagi ka meron eh. Tama. Paano kung walang ka? Tama. Sino ang bibigay sa'yo? Tama. Makamurahin ka pa. Tatakot. Ang gamot mo nung atlas, ganun hindi ka sa akin. Eh wala kang kwenta ng tao. Tama. Kailangan makisama ka. Kaya kailangan pag nasa loob ka, marunong ka makisama. Para mabuhay ka. Kasi 16 ako na masukan doon. Yung muling-muling tira ko, gumuno ako ng 14 taon. Kaya kung iisipin mo yun, mas malaki pa ang nilagay ko sa loob sa labas eh. Pero okay lang yun. At least boy ako. Mga kasama ko nung araw dito, ang mga kasama din mo ba? Hindi ba? Medyo konti na lang. Kaya sa awal ng Diyos, medyo nakakain na pa tayo. Kasi malaking bagay para sa atin yun. Oo, oh, tama. Yung nabuhay sa mundo. Tama yan. Hindi lang. Kasi kung hindi ako nakisama nung araw dito, baka siya nalang ako po tayo. Kamusta naman yung buhay mo dito ngayon sa labas? Sa ngayon ako naman. Kasi wala kang kagalit, wala kang kaway. Kaya minsan dito ako natutulog sa labas. Para natatangisipan ko na walang gagalo sa akin. Minsan nga, dumarating yung mga ibang pangatay. Ginigising ka ako niya. O diyan ka natutulog, baka makusanagahan ka na. Yan ang mga ibang pangkat, pero malasakita lang kami lang. Bakit ka mo? Kasi wala akong pinakita sa kanilang pangit. Pag ikaw wala akong pinakita ng pangit sa loob, mga isa na ba? Malasakita ka lang. Kasi nung araw ibang tingin sa akin. Kasi nung araw, wala pang masyadong tatong mga bata. Pati mga babae, wala pang tatoy. Kaya mga babae, makakakita ng tatong nung araw. It's convict yan. Nakakatakot yan. Pwede ko lang ibigay tatu ko, pagbibigay pa ako ng pera. Pamimigay ko na yun eh. Kasi pag wala ka tato, paglakad ka man yan nakabad, wala ka pang hinagan. Wala kang kakatakutan. Walang isang katawan mo. Walang magsasabi sa yung tao namin. Walang tato yun. Wala naman yun. Ayaw ng tao. Pero binabaliwala namin yun. Isahay ko lang sila niyan. Kung pinapangarap nyo na, mapunta sa loob na. Kasi mayroon pang buhay sa loob. Ngayon, kung talagang, kasi dumarating sa buhay ng tao yan eh. Kung hindi sinasadya, di ba, na makulong ka, mayroon yung ganun eh. Sana wag. Ang perfecto sana wag. Kung hanggat maaga mong iwasa, iwasan mo. Kung maliit na bagay lang na, para palaking huwag. Kasi ang pag-iwas, hindi makabawasan, so, pagkatao natin yan. Diba? Yung umiwas ka. Diba? Hindi ka mabawasan yan eh. Of course, karagdaga ka pa sa kanan mo yan. Storya ng tattoo sa kalye.